trigonometric identities. So, pag-usapan natin dito yung simple technique na nagamit ko nung college ako. So, unan yung gagawin, drawing nyo muna yung circle, no? Let's say, ito yung circle. So, sabihin natin, yan ay circle. So, ang pattern dyan, dapat nasa taas yung tangent. Tapos, sumunod sa tangent ay sine. Sumunod dyan ay cosine. So, pag nakabisa nyo na yan, yung pattern na yan, lagi nyo tatandaan yung reciprocal nila. Tapos, makakabisado nyo na yung 24 identities. So, paano yun? Makikita nyo dito. So, halimbawa, yung reciprocal ng tangent, ang reciprocal niyan ay cotangent, di ba? Tapos, ang reciprocal ng sine ay cosecant. Reciprocal ng cosine ay secant. Okay? So, paano natin ginagamit ito? Napakadali lang, no? So, kung iikot ka ng counterclockwise, ang hinahanap natin ay tangent, ha? So, sabihin natin, tangent ang hinahanap natin. Ngayon, kung iikot ka ng counterclockwise, kung sino yung unang madadaanan niya, yun yung numerator. So, sine yun ang unang dinaanan niya. So, next, ang pangalawang madadaanan niya, yung cosine. So, yun yung denominator natin. Okay? Yun yung unang identity niya. Ano yung pangalawa? So, same thing dito, kapag umikot ka ng clockwise, ang unang madadaanan niya ay secant. Tapos, ang pangalawang madadaanan niya ay cosecant, no? Yun yung pangalawang identity ng tangent. Yung pangatlo, yung sinabi natin kanina na reciprocal niya. So, ang reciprocal ng tangent ay cotangent. So, 1 over cotangent theta. Ano yung panghuli? So, ito yung panghuling identity niya. Kung sino yung dalawang katabi ng tangent, imumultiply mo lang yun. So, ano ba yung dalawang katabi ng tangent? Itong sine, tsaka yung secant, no? So, imumultiply mo lang yan. Sine theta times secant theta. Pwedeng mauna yung secant theta multiplied by sine theta. So, apat na identity agad yung makukuha mo gamit ito, no? Apat na identity ng tangent. So, magbigay tayo ng isa pang example. Ano yung identity, apat na identity ng cosecant? So, ganito. Kung iikot ka counterclockwise, unang madadaanan niya ay secant, di ba? So, yun yung numerator natin. So, ang pangalawang madadaanan niya, tangent, di ba? Okay? So, kung iikot tayo ng clockwise, no? Ano yung magiging identity ng cosecant? Yung numerator ay cotangent theta divided by cosine kasi ito yung pangalawang dinaanan. Okay? Ano yung isa pang identity niya? Yung reciprocal ng cosecant which is 1 over sine theta. Yung katapat ha. Okay? Ano yung panghuli? Yung dalawang katabi ng cosecant theta which is secant theta times cotangent theta. Secant theta times cotangent theta. Okay? So, gamit itong pattern na ito, meron na tayong 24 identities kasi bawat isang trigonometric functions, merong apat. So, 6 times 4, 24 identities na agad yun. Okay?